Hello, hello, hello sa ating mga subscribers, likers, and sharers. Karoon din naman po sa mga bago sa ating channel. Ay pakisubscribe lamang po at ang inyo pong bawat subscription ay napalaking tulong sa mga maliliit na vlogger na tulad natin. Maaari din po ninyong pindutin ang notification button para po kayo ay laging notified sa mga susunod natin mga vlogs. Pwede rin po ninyong balik-balikan yung ating mga vlogs tungkol sa mga legal matters tulad ng annulment, legal separation, bouncing checks, tungkol sa drugs at inirekomenda ko rin po tungkol doon sa Department of Agrarian Reform. Meron po tayong vlog dyan. So yun po lamang. Muli, pakisubscribe po at stay safe always. Thank you very much. Ito ho ang 12 matitibay na kotse sa buong mundo. At ito ay base sa mga report ng mga eksperto, share consumer, ganyan na makikita nyo. Hindi po pang mga consumer mismo, mga experts, mga mekaniko. Number 12 natin ay Subaru Forester. Ito ho ay sangayon sa mga eksperto, ay napakatibay, napaka-reliable. Tapos sinundan po yan itong Honda Civic na kilalang-kilala din dito sa Pilipinas. Matibay, talagang tumatagal at talaga naman kahit yung mga luma ngayon ay makikita nyo pa rin sa kalsada, lalo na ng Pilipinas. Marami rin kayong magagawang modification dyan, napakadali niya i-modify at hindi naman ganun kamahala ng maintenance. Matipid din sa gas ang Honda Civic. Ngayon ay tayo naman idadako sa sumunod dyan. Sumunod po dyan ay yung Fit, o lalong kilala sa Pilipinas bilang Honda Jazz. Bagamat yan ho ay tinigil ng production sa Pilipinas, hindi ko lang sure sa ibang bansa. Sumunod ho naman dyan ay itong Mazda MX-5 na lalong kilala sa tawag na Miata. Yan po ay isang ayon sa eksperto ay napakatibay at talaga namang maasahan. Hindi ko lang sure sa Pilipinas kung meron pang Miata. So yan po yan, kulay pula, nakikita nyo dyan na tumatakbo. Napakaganda ang sports car na to. Pwede siyang panlabas sa Toyota 86. Sa tingin ko mas maganda kung gamitin itong stick o yung manual niya na version. Sumunod po naman dyan ay itong Honda HR-V na galing uli nga sa Honda power plant. At talaga namang napakatibay din daw niyan, sangayon sa mga consumers, mga eksperto, mga mekaniko. Hindi rin ganun kamahalan ang maintenance niyan, hindi gaya ng ibang mga brand. So yan po, may mga pumasok ng tatlo sa Honda. Yan nga po, HR-V, Civic, and Fit or Honda Jazz, gaya ng kilala natin sa Pilipinas. Itong HR-V ay gaya ng reputation ng Honda. Yan ho, malaki ang kanyang cargo space, lalo na kung inyong ipofold yung kanyang second row seats. Yan. Dako naman tayo sa number 5. Ito ho ay Mazda ulit. Mazda CX-5. Sa siyang SUV. Sangayon din sa mga consumers at mga expert, mga mechanics. Ito ay napakatibay. Makikita nyo ang loob niya. Napakaganda rin ang kanyang interior. Hindi ko lang sure sa Philippines kung ganyan din kaganda ang ating mga Mazda rito na version. So, pamoso sila sa Sky Active Engine na tinatawag na napakatipid daw niyang Mazda. Incidentally, nagka-Mazda kami pero napakatagal na noon. Mazda pamilya pa. Matipid din naman yon. Anyway, let's move on to the next car. Atin po ng mga kliyente, kahit po Zoom hearing, yun po ay may bayad. Katulad din po ng bayad sa aktual na hearing. Kasi naroon po ang judge, fiscal, kalabang abogado, nag-a-argue yung lawyer. At ganoon din po, halimbawa po po nasa court at hindi po natuloy ang hearing na reset, ay dapat din pong bayaran ng lawyer sapagkat siya po ay nagpunta rin doon sa korte. So yun po ay appearance. Siya po ay nag-tollgate, nag-gasolina, at halos ay kalahating araw din siya doon. Ganoon din po, kada punta po ng lawyer sa korte, halimbawa po yung magpapail ng mga motions at kung ano nung pleadings, yun po ay may kaakibat na bayad. Lalo po ngayong pandemic o pandemic man o hindi, basta po nag-Zoom hearing, inuulit ko po, yun po ay dapat ding bayaran ng ating lawyer. Mahalin po natin ating mga lawyers. Thank you very much. Stay safe. Ayan, balik tayo dito sa interior nito. So, ito po naman, sunod ng Toyota Corolla Altis. Siya po ang ating pang-anim, napaka-reliable.
Sangayon sa mga eksperto, saka sangayon na rin yan sa mga experience ng mga Pilipino. Incidentally, ay ganun din katibay itong Toyota Yaris na makikita nyo sa screen ay ibang iba sa ating Toyota Yaris sa Pilipinas. Mukhang malaking pagkakaiba no, sa disenyo. So balik tayo sa Corolla, na lalong kilala sa Corolla at sa Pilipinas. Ngayon naman ay narito tayo sa Lexus na incidentally ay sister company ng Toyota, kaya reliable. Itong Lexus na ito ay Lexus ES350 nga, at ito po ay nakabase sa platform din ng Camry, Toyota Camry. Sister company po yan eh, gaya ng inyong alam. So ito lang kanilang gangay luxury version, Lexus. So yan po yan, hindi ko sure kung ganyan din kaganda ang ating Lexus sa Pilipinas, kasi ito ay mga kotse sa buong mundo. Usually European cars po ito. I mean sa Europe ginawa ito or America. Sumunod po naman ay itong Toyota Prius, ang ating number 3. Toyota Prius, ito gaya ng alam nyo, hybrid ho to, electric powered, walang kaingay-ingay yan. Kung mapagmasdan nyo, meron siyang kahawig. Tama ho kayo, kahawig ho ng Vios ang kanyang front fascia. Ayan ho, malaking hawig, malaki rin ang kanyang ang tawag dyan na bumper, kanyang grills, para talaga siyang Vios. Sana ginawa din ganun ang puwit ng Vios. And then sumunod ho naman, number 2 ay Lexus ulit, RX350. So ito po, gaya na nagnasabi, sister company ng Toyota ang Lexus. So talaga namang sinasabi nilang ito ang number 2 sa mga sasakyang reliable sa buong mundo. Yan po yan, Lexus RX350. At ito na po, malapit na tayo sa number 1. Ito na po, ano kayang brand? Dito po, Toyota 4Runner. So dito po siguro pinatunog yung tunog ng Toyota Fortuner. Katunog po eh. Parang sa Pilipinas, wala akong Toyota 4Runner. Ito po ang number 1, 4.0 po ang engine nito. At hindi ko lang ho na-check ang kanyang horsepower. Malamang ho eh, napakalaki ng horsepower nito. 200 siguro to 300 plus ang horsepower ho nito. So ang kanyang engine 4.0 ay kasing laki ng engine ng FJ Cruiser na itinigil na rin ang production sa aking pagkari. So yan, nakikita nyo po, nag-offroad siya, bahaan, dinadaanan. So yan po ang 12 na matitibay na kotse sa buong mundo. Sana i-enjoy nyo ang kununuo dyan. Napakaganda ng interior. Thank you very much. So yun ho, 12 kotseng matitibay o maasahan talaga. At sa tingin ko, tulad ko, ay marami rin kayong opinion na may iba pang mga kotseng matitibay ng produkto ng Isuzu. So kung meron kayong mga comment, sa palagay nyo ay hindi na isali sa mga matitibay at maasahan mga kotse, ipaki-comment lamang po ninyo. At alam pong marami kayong masasabi. Yun po lamang, thank you very much for watching. Ito po Raptor eh, hindi nakasama doon sa matitibay. Pero palagay ko matibay ho ito. Thank you very much. Salamat po sa panonood. Muli, pakisubscribe po at sinisigurado ko sa inyong may darating sa inyong blessings bago matapos ang buwang ito. Thank you very much. Stay safe.